Episode 397 na tayo nang abot kami na pangarap mga kapuso, araw ng Biyernes. Dumating agad itong si Dax noon, sinabi nga kay Lolo Pepe, ano na tanda? Sabi naman ni Lolo Pepe, naudlot na eh. Nawala na. Abuti pa, ibalik mo na ako doon sa pwesto ko. O talaga tanda, puro ka talaga arte. Hindi mo na ako madadanya sa arte mo. Ngayon, ito namang si Doc Yula, tinatanong si Doc Joanne kung nasaan na ba raw si Annalyn. Sabi naman ni Doc John, hindi ko alam eh. O, ayan na pala. O, Annalyn, kamusta ka? Abuti pa pumunta ka muna sa May Lounge para magpahinga. Hindi, okay na ako dito. Mag-usap na muna tayo dito. Ano, kamusta ka na ba? Meron na bang balita kay Zoe? Sabi naman ni, Annalyn, alam nyo, para sa akin, inaalala ko rin naman si Zoe kasi meron siyang depression stage ngayon. Meron siyang pinoproblema ngayon. Kasi nga, sinasabi nga ni na Joanne sa kanila Yula na lagi raw nawawala si Zoe. Lagi raw ito umaalis. Hindi porket na anak siya na may-ari, magagawa niya na yun. Kung paano kung sila, baka napatawag na raw sila sa itaas, di ba? Kasi bawal nga sa kanila yung iwan yung duty nila. Ngayon, sabi naman ni Annalyn, unawain na lang daw niya si Zoe sa pagkakataong ito. Sabi naman ni Joanne, sorry Annalyn ha, kono-onor pa na yung sinabi namin sa kapatid mo. Sabi naman ni Doc Yula, ito talagang kaibigan natin. Kahit gano'ng kasama ni Zoe, talaga nag-aalala pa rin siya. Sabi naman ni Annalyn, syempre, dahil kapatid ko rin naman siya. Samantala, ito namang si Doc Carlos, nag-aalala nga kay Zoe. Sabi niya, Zoe, sumama ka na sa akin. Huwag mo nang samahan niyang nanay mong kriminal. Madadamay ka lang sa kanya, mahawa ka lang sa kanya. Sabi ni Zoe, hindi pwede dad. Siya na lang yung kakampi ko, siya na lang yung lagi kong kasama. Hindi ko siya pwedeng iwan. Kailangan ko siyang samahan para bantayan ang mga kilos niya. At saka ginagawa ko rin to para maitago yung sekreto natin. Para rin naman to sa atin eh. Sabi ni Carlos, sige alis na ako. Basta lagi kang mag-update sa akin, mag-iingat ka dito. Samantala, hinahanap na siya ni Lynette. Dahil nga napuntan to ni Lynette na nawawala si Carlos sa loob ng bahay, saan ba siya nagpunta? Tumawag siya at sabi naman ni Carlos, si Tita Lynette mo tumatawag. Baka alam niya na wala ko to sa bahay. Kinakailangan ko na umuwi. Sige, mag-iingat ka. Sabi naman ni Zoe, Dad, o pwede ba akin na lang itong medical kit para naman magamot ko si Lolo? Iaramin ko. O sige, sayo na to. So, nagyakapan sila mag-ama. Dahil nga nagpapasalamat talaga si Zoe dahil nga ginamot siya ni Carlos. Ngayon, tumatawag si Lynette at talaga nag-aalala dahil nga wala si Carlos at siya nagpunta. Samantala, ito namang si Lynette, tumawag na siya kay Annalyn. Tinanong niya, na kung si Annalyn Baro ay nasa East Ridge at kung magkasama sila ni Carlos. Sabi naman ni Annalyn, bakit po nay? Asensya na po, nandito pa rin po kasi ako sa Apex. Sabi ni Annalyn, bakit po? Kasi tumawag kasi sa kanya si Zoe. Ang nabanggit ni Zoe, tumutulong siya kay sa daddy niya. Nabanggit pa nga niyang daddy si tatay Carlos mo. Humingi siya ng tulong. Sabi naman ni Annalyn, ba't naman po siya hihingi ng tulong? Yun nga hindi ko malaman eh. Hindi ko maintindihan. Anak, meron bang paraan para matawagan ko si Zoe para mapuntahan siya? Sige po na, gagawa po ako ng paraan para po malaman kung nasa saan po ngayon si Zoe. Ngayon, pinuntahan agad ni Annalyn si RJ, tatay niya. Tay, kausap ko po kasi si nanay sa telepono. Ang sabi po ni nanay, kausap niya raw po si Zoe kanina. Tinawagan daw po ni Zoe si Doc Carlos at nabanggit pa nga niya raw ito na tatay. Tawag po niya itong tatay at humihingi po siya ng tulong. Tatay, kung ganun, merong problema si Zoe, humihingi siya ng tulong. Tay, nag-aalala po ako kay Zoe, pwede po bang kontakin niyo siya para sa akin? So, tumawag si RJ. Sabi naman ni RJ, Kenneth Berich anak eh. Ang alam ko naman, magkasama sila ni Moira. Sabi naman ni Zoe, kung ganun po tay, pwede niyo po bang tawagan si Ma'am Moira? Total magkasama naman po sila eh. Sige na po tay, para po sa akin, para po maging panatag ako kung okay ba si Zoe. So, ang ginawa ni RJ, tinawagan si Moira, diba? Dahil nga, nag-aalala nga rin si RJ, dahil nga nalaman niya na nangangailangan pala ng tulong itong si Zoe, sa anong dahilan, diba? At bakit nga natawagan pa niya si Doc Carlos? Ngayon, ito namang si Moira, habang nagmumuni-muni sa labas, biglang nag-ring yung phone niya, at nagulat siya na tumatawag nga itong si Robert. So, sinagot niya. Sabi niya, Robert, napatawag ka. Hello, Moira. Kasama mo ba si Zoe? Oo, kasama ko siya. Sabi kasi ni Annalyn, tumawag daw si Zoe sa cellphone
mismo ni Doc Carlos at nabanggit pa niya itong tatay. Humingi siya ng tulong. Sabi naman ni Moira, nagkaroon lang dito ng misunderstanding. Dumagdag kasi yung problema na kinatamasan niya ngayon sa pamilya natin. At syempre, meron pa siyang depression ngayon. Pero okay na siya ngayon. Ngayon, nagpapahinga na siya. Ah, ganun ba Moira? Salamat naman kung ganun. O sige, update mo ako ah. Huwag ka na mag-alala sa akin, Robert. At kay Zoe, ako na bahala sa kanya. Ang atupagin mo ngayon ay yung paghahanap kay Sir Pepe, kay Papa. So, Robert, paalam na. So, sabi naman ni Anna rin, ano po tay? Ano pong balita? Sabi naman ni RJ, okay na raw si Zoe ngayon. Nagkaroon lang ng misunderstanding kanina pero ngayon nagpapahinga na siya. Sabi naman ni Anna rin, ay mabuti naman po kung ganun. Ngayon naman, ito namang si Doc Ray, sinesermon ng si Regan, pati sina Nurse Evan, saka si Nurse Karen. Ba't nga naman sumama pa sila sa operasyon at dinami pa niyo yung dalawang nurse? Sumama pa? Eh baka sila mapahamak, sabi naman ni Regan. Eh kasi po Doc, sinamahan po namin si Annalyn kasi ayaw po namin siya mapahamak. Nagpumilit po kasi siya sumama kay Doc RJ. Sabi naman ni Nurse Karen, o nga po Doc, ginawa lang naman po namin yun para kay Doktora Santos. So sabi naman ni ni Regan, sigurado po Doc, panigurado ako, may kinilaman dito si Ma'am Moira. Sabi naman ni Doc Prado, imposible. Kasi binan niya si Sir Pepe, malabong yung magawa niya. Eh sa iba, kaya niyang saktan, pero ito, iba na to. Sabi naman ni Doc Yula, nako Doc, alam naman natin ang ginagawang masama ni Ma'am Moira. Eh yung sa pagkakasangkot nga sa pangyayari kay Doc RJ malala na yun ha, eh ito pa kaya. Sabi naman ni Doc Luke, nako huwag mong sabihin yan, kasi ang balita ko, nag-abono itong si Ma'am Moira ng 10 million para makumpleto yung 100 million na ransom for Sir Pepe. So, hindi sila naniniwala. Sabi nga ni Nurse Evan at Nurse Karen, may kinalaman pa rin daw dito si Ma'am Moira. So, sabi naman ni Doc Luke, kayo po Doc Ray, ano pong masasabi nyo? Sabi naman ni Doc Ray, ito lang masasabi ko, napaka-awkward kasi na pag-usapan natin ng pamilya nila, buhay nila yan. At parang kapatid ko na rin si Robert. Ang sa akin lang, sana mahanap talaga si Sir Pepe. Kaya sa pagkakataong ito, nagmungkay si Balahadja kay Moira, natudasin na daw itong si Sir Pepe, si Tanda. Dahil nakuha na nga naman nila yung gusto nila, eh wala nang pakinabag sa kanila yung matanda para mabuhay pa. Sabi naman ni Moira, alam mo nasa isipan ko nene, kaso ang umahad lang sa akin si Zoe. Kagustuhan ni Zoe na huwag ipapatay ang lolo niya. Sabi naman ni Balahadja, mabuti pa madam, pauwi niyo na ang anak niyo. At gagawin ko na maayos ang trabaho ko. Alam niyo naman ako kung paano magtrabaho madam. Malinis, walang problema. Ako na bahala doon. Basta na mahalaga, pauwiin niyo yung anak niyo. So narinig ni Zoe. Kaya nangyari, pinuntahan na agad ni Zoe yung lolo niya para gamutin ito. At sinabi niya, lo, meron po akong daladalang medical kit para gamutin kayo. Gagamutin ko po kayo. Sabi naman ni Lolo Pepe, saan naman galing yan? Galing pa yan sa doktor na pumunta dito kanina para gamutin ka? Opo, hiniram ko po muna yung medical kit niya para gamutin po kita. Mabait ka naman pala kahit papaano. Tama nga ang hinala ko, mabait ka. Alam mo, meron akong sasabihin sa'yo ah. Nakilala mo na ba ang tatay mo? No? Meron akong itatanong sa'yo. So sabi ni Zoe, ano po yun? Diba? Nagkita na ba kayo ng tatay mo? Mula pagkabata, sabi ni Zoe, hindi po eh. Hindi po kasi sinabi ni Mami. Napakasama talaga na Mami mo, hindi pwede yun. Dapat alam mo bilang anak kung sino ang tatay mo. Dapat sinasabi niyo dahil karapatan mo yun na malaman kung sino ang tatay mo. Dapat makilala mo siya. Sabi niya, no? Ngayon, sabi naman ni Zoe, importante po kasi sa akin si Dad. Siya lang po kasi yung nakasama ko mula pagkabata. At siya po yung nagpamalas sa akin bilang isang ama. Pinakita niya po sa akin kung paano mag-iisang magulang. Mahal na mahal po niya ako at mahal na mahal ko rin po siya. Naiiyak na si Zoe. Kaya sabi naman ni Lolo Pepe, alam mo ba Zoe, nung kapapanganak mo pa lang noon, masama ang loob namin mag-ama noon ni Obeng. Kaya nahihiya akong pumunta na Manila, lumipad papuntang Pilipinas para magkita kami. Gustong gusto kitang masilayan noon dahil ikaw ang kauna-unahan kong apo. Alam mo ba, mula kapapanganak mo pa lang, mula pagkasanggol mo, tinanggap na kita sa buhay ko. Mahal na mahal na mahal kita. Ikaw pa rin ang kinikilala kong apo hanggang ngayon. Mahal na mahal kita, Zoe, sabi ni Lolo Pepe. No, nakakayak to eksenang to, di ba? Dahil nga ano, doon mo naramdaman yung band, di ba? Yung ties nila, di ba? Bilang maglolo. So, samantala, merong isang pulis na
si Officer Mark, no, ipinakilala nga ito kay ano Giselle, itong si Officer Balahadja na maaring sangkot sa kidnapping kay Lolo Pepe. Dahil nga meron pala siyang patong-patong na kaso, meron siyang grupo or sindikato pa, 'di ba, na involved sa pang-kidnap noon pa pala, 'di ba? Hindi lang daw siya maaktuhan, kaya walang ebidensyang makuha. Hindi lang daw siya mahuli-huli pa. Sa ngayon, kailangan nila na matibay na ebidensya para matukoy na may kinalaman nga talaga si Balahadja sa pagkikidnap kay Sir Pepe. At syempre, na-curious itong si RJ, kinuha niya yung cellphone. Sabi niya, akin na nga ate, patignan. Naalala ni RJ, no? Na ito nga si Balahadja, ibinayaran ni Moira para itago yung CCTV footage nung aksidente niya, yung pagkakahulog sa hagdan. Sabi ni RJ, tama, nakikilala ko na siya yun. Kung ganun, magkasabot pala sila ni Moira. Binayaran siya ni Moira. Diba? So ito, sa pagkakataon nito, bumalik tayo dito kina Lolo Pepe sa kay Zoe. Talagang nag-iyakan na silang dalawa dito at naramdaman talaga ni Zoe yung pagmamahal pa rin at malasakit sa kanya ni Lolo Pepe kahit sa kabila na nun nangyari. Sabi nga ni Lolo Pepe, isiguraduhin kong hindi kita ipapahamak, hindi kita ipapakulong dahil ikaw pa rin ang kikilalanin kong apo. Mahal na mahal kita, Zoe. Mabuti kang tao, hindi ka kagaya ng nanay mo. So nakapag-desisyon na si Zoe, sabi niya, lo, itatakas kita dito. Magtiwala ka lang sa akin. Sabi niya, no? Gagamutin niya daw muna pagkatapos nung itatakas niya si Lolo Pepe niya. Samantala, ito namang si Moira, sabi niya, kayo na ang bahala dito, ha? Basta, gawin ninyo na maayos yung trabaho nyo. Iligpit nyo na yung matanda. Kami na bahala dun, madam. Eh, yung anak nyo ba? Napauwi nyo na? Sabi ni Moira, oh Zoe, nandito ka pa pala. Mabuti pa, umuwi ka na muna doon sa hotel na tinutuluyan ko kasi ang dami nangyari sa'yo. At isa pa, wag na wag mo ipapakita sa daddy mo yung sugat mo kasi maghihinala yun. Kailangan maging maingat ka, kailangan magtago ka. Sige na, magpahinga ka na muna, sabi ni Zoe. Ano pong mangyayari kay Lolo? Ako na bahala sa Lolo mo. Diba request mo na wala kaming gagawin sa kanya? Kami na magbabantay sa kanya. Basta ang importante, umuwi ka na para makapagpahinga ka na rin. So pagkalikod ni Zoe, nag-aalala siya. So bukas sa araw ng Sabado, 398 episodes sa tayo, bumalik si Zoe para ibigay yung injection, 'di ba? Pampatulog, 'di ba? Sasaksak daw 'yon sa tao para makatulog ito pansamantala. Bumalik si Zoe para iligtas itong si Lolo Pepe niya. Samantala, ito naman si Officer Mark ay natukoy na nga yung kinaroroonan na nito ni Balahadja. So, dalawa mangyayari dito, ang pagligtas ni Zoe sa Lolo Pepe niya at ang pag-rescue ng mga pulis kay Lolo Pepe. Sana ay makaabot ang mga pulis at tuluyan na nga mahuli ang mga masasamang loob. Sana ito na ang maging katapusan ni Balahadja. No? Yan ang pakatutukan natin bukas, mga kapuso, kaya huwag na huwag natin palalagpasin ang sunod na episode ng Abot Kami na Pangarap. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, please like and share this video on your social media platforms. Kung maaari ay makahingi na rin ako sa iyo ng munting subscribe at i-hit mo na rin ang bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Abot Kami na Pangarap and other GMA shows tulad nito. Magandang gabi, happy weekend sa mga kapuso, maraming salamat po sa inyong panonood and God bless us all.